Hi guys, kayo ay nanonood sa totoong kwento at hindi imbento. Ito si Kasabwat TV. Ito ulit, mag-aalamat tayo kasi may mga nagre-request eh. Ang ano natin ngayon, alamat ng zombie. So, pero ano, may mga ano nga pala, i-explain ko lang, sasabihin ko lang. Kasi may nagtatanong eh, ba't daw yung angle ko, yung pwesto ko, iisa. Kung magde-demand kayo ng ibang pwesto, mag-share kayo ng ano, mag-donate kayo ng pera o cellphone. Bili niyo ako ng bagong cellphone kasi ano eh, yung cellphone ko pangit eh. Pangit yung camera niya, di ba? Napapanood yun naman. So, wala akong magandang pwesto na malinaw eh. Pag may araw naman, ano, medyo masisilaw kayo. Kumbaga, ito lang talaga yung available na magandang pwesto eh. So, kaya lagi ako nandito. Kaya ito, kaya isa lagi yung nakikita yung pwesto dahil ang camera ko hindi malinaw. Dahil ang cellphone ko ano lang eh. Low class lang eh. Yung level niya mababa. Kahit na yung level ko as vlogger mataas dahil sikat ako. Yung cellphone ko lang yung mababa ang level. Yeah, joke lang. Yun. Kung gusto niyo ano, iba't ibang pwesto, bilhin niyo ako ng cellphone na maganda yung camera. Yun, thank you po. So yun, yun lang, explain ko lang. May share ko lang. So ang ating alamat ngayon ay alamat ng zombie. Request yan. Yung nakaraan, alamat ng braso kahapon. Yung alamat ng braso, request lang yun. So, ito, request. Alamat ng zombie. So, recap muna sa alamat ng braso. Ayun nga. Nasingil nga ng Bombay ang tatlong lola. At nagalit ang tatlong lola kay Demyong. Yun. Tapos nga, inaya ni Claire. Si Claire yung apo ng tatlong lola. Inaya ni Claire si Demyong na kumain sa gumala sa labas ng bahay. Tapos yun, kumain sila ng kung ano-ano napakaraming pagkain. At sa ibang eksena naman ay naghahanda na nga si si Anderson na kidnapin si ano, si Claire. At nakita ngayon ng spy ni Super Batman na si Robin Patilla at napagbigay alam niya na yon, na nabigay niya na yung info na yun at naghahanda na rin sila sa counter attack. Yun. At sa ano naman, balik sa eksena doon kaila ano, Demyong, yun nga, at bumalik na nga si Claire at si Demyong sa bahay ng tatlong lola at inutusan nga ni ano, ni ma'am, ni Lola Britney si ano, si Demyong na ayun nga, hindi nga dinig yung conversation nila eh. Kasi nga, swapang nga si ano, si Britney gusto niya siya lang kumain nung pagkain na yun. Pero hindi niya malinaw na sinabi yun eh. Yun nga, at nagulat siya dahil pagkabalik nga ni Demyong, nagulat siya dahil kamay, braso ni Mercedes ang kinuha. Kaya pinapakuha niya yung nasa rep na braso de Mercedes. So yun nga, yun ang alamat ng braso. So ito na ang ating alamat ng zombie. Pero ang ating story ay syempre continuation. So ito na ang alamat ng zombie. Tututut. At yun nga, na hospital nga ang kasambahay ng lola, ng mga lola na si Mercedes dahil pinutol nga ni Demi yung ang braso nito na akala niya pinapakuha ni Britney. Dahil ang pinapakuha ni Lola Britney yung braso de Mercedes nga. Yun nga. Na hospital na siya. At
Naikabit naman yung braso. Dahil yung time na yon, merong ano eh, Hashirama cells noon. Ang mga doktor noon. Yun. Tapos, yun nga, yun, nakabit na nga. Tapos yun, sa galit ng tatlong lola, yung pinakulong nga nung kinasuhan nga ni ng kasambahay na si Mercedes at nag-testify pa yung tatlong lola. Pa, yun, nakulong nga si Temyong. Yun nga. At nasa inquest proceeding nga. Yun. At yun, ipapasok na nga sa kulungan si Temyong. Tapos, naabutan niya doon si ano, si Bill at Ador na tatlong beses na nakatakas, tatlong beses na din nauhuli. Yun. At nag-uusap si ano, si Bill at Ador. Ador. Sabi ni ano, Bill, "Oy, pare. Anak ni ano yun na, ni Anderson na." Sabi naman ni Ador kay Bill, "Oo nga. Yun. Mas nilapitan na nila. Boy, ikaw ba si ano, Temyong, yung anak ni Anderson?" Sabi ni Anderson, "Opo, bakit pakilala niyo ang tatay ko?" "Yung tatay mo, nakatakas siya. Pumuga kami. Kaso kami nahuli." Sabi ni Temyong, "Ganun po ba?" Sabi naman ni ano, ni Bill at Ador, "O bakit ka nakulong? Ano ang naging kaso mo?" "Kasi pumutol ako ng ano eh. Ng braso ni Mercedes." Braso ng Mercedes eh. Yan. Ganon. Sabi ni Adora, "Sige. Good job. Tuturuan kita maging kriminal. Rank S kriminal." sabi ni ano, ni Bir. Sabi ni Bir. Ni Bir. Ano? Bakit ano? Bakit mo ginawa yon? Kasi nagkamali ako. Kala ko braso ni Mercedes yung inuto sa akin ng lole. Yung pala, pagkain na braso ni Mercedes. Yan na, nagkwentuhan nga sila. Tapos sabi ni ano, yung kinuwento niya ngayon totoo ni Bir at Ador. Alam mo, kinuwento niya na yung totoo kay Temyong. Alam mo, Temyong, sana maintindihan mo, no? Kasi lalaki din kami. Mali mo, ikaw, may asawa ka o girlfriend na nga lang. Nakita mo, meron silang ginagawa sa kwarto. Tapos kaibigan mo pa yung tumalo sa'yo. Ano makakamdaman mo? Sabi Temyong, "Siyempre magagalit." "Oh, kilala mo si ano, Jefferson, dito Jefferson mo?" "Opo," sabi ni Temyong. "Yun ang umahas sa ano mo, sa tatay mo. Kabit ng nanay mo 'yon. Nahuli sa akto. Kaya yun na patay ng tatay mo yung tito Jefferson mo at saka si nanay mo si Grace. Kaya siya nakulong dahil doon." Ayun, sabi ni ano. Sabi naman ni ano ni Temyong, "Kahit na galit pa rin ako sa kanya, gaganti pa rin ako sa kanya." Sabi naman ni Ador, "Alam mo ba kung bakit yumaman ang tatlong lola?" Sabi naman ni ano ni Temyong, "Bakit?" "Kasi may reward money na $5 million yung tatay mo dahil ano eh, marami siyang kaso eh, na multiple murder. Dahil nga pumapatay siya, marami siyang pinatay noong February kasi araw ng mga puso. Ayaw niya na may nakikitang couple. Kaya marami siyang napatay noon. Ginawa niyang ano, Halloween na. Ginawa niyang Halloween ng ano, Valentine's Day ng February.
Eh, nagulat siya. Yun, kaya, at ang sasabihin ko sa'yo, kung ba't nakulong ang tatay mo at nahuli, sabi ni Temi yung bakit. Kasi ang nag-chuchu doon, yung tatlong lola. At kaya umaman sila dahil doon sa reward money na $5 million. At nagulat si Temi yung, yun, nagulat siya. Ah, kaya pala. Tapos sabi ni Tem yung, oo nga, di tsaka yung tatlong lola ko na yun. Mas gusto na nanisin ko pang makulong na lang. Kaysa magpaalila sa kanila, pati yung bahay namin, kinamkam. At yun nga, sabi ni Bir Atador, at yun nga ang plano ng ano ng tatay mo, bawiin yung bahay nyo. Dahil isipin nyo, pinupkup lang ng tatay mo yung tatlong lola, tapos ganun ang ginawa sa inyo. Sila nagpalala ng sitwasyon nyo, yun. Ay ba to? Parang naiging seryoso na tong usapan na to. Yun, balik tayo sa story. At yun nga, at kinausap ni Bir Atador si ano, Tem yung, tatakas tayo. Bukas, yun. Tapos yun nga. Paano tayo makakatakas, sabi ni Tem yung, ako bahala. Ayun. Tapos, yun nga, kinagabihan, yun, nagpe-prepare na sila. Nagpe-prepare na nga sila, tapos, biglang may ano, sumigaw, isang ano, yung parang warden, yung nagbabantay. Pagkakuha ng ano, tinawag ni ano eh, Temi yung, sabi, mamang polis, ano nga po, pwede pa may kami susi nyo? Tapos sabi, bakit? Titingnan ko lang. Ang bobo ng polis na ano. yun nga. Tapos yung binigay niya nga. Tapos hinawakan na nga yung warden. Hinawakan yung warden. Ayun, tapos nabuksan na yung susi, nakatakas na sila. At marami silang ano eh, marami silang pumuga eh. Ayun, nakatakas na naman sinabi yung Atador. Na eventually, mauhuli din. At yan na nga, nakatakas sila. But yun, nakatakas na nga sila. Ayun, inalarm na nga nung ano, red alert. Ayun. At nakatakas na nga sila, Bir Atador, kasama si ano, si Anderson. I mean Anderson, si Temyong. Ayun, nakatakas na sila, no. Tapos nga, yun. sabi ni ano, nung ni Ander, ni ano, ni Bir Atador, mauna ka na. Sigurado mahuhuli kami nito. Sabi ni Temyong, sige po. Yun. Sinakay siya sa ano, sa sasakyan eh. Kasi pang isang sasakyan na lang yun nandun eh. Hindi pwede sila madami. Yun. Tapos may dumating nga na polis. May naisip na naman si Ad. Ang daming ano eh. May dumating na polis, mga ano. Si Temi yung nakatakas na. Nagsakripisyo si ano eh. Si Bir Atador. Biglang may dumating na polis. Ano, 1 million. Yung dumating na polis, 1 million. 1 million na polis. Yun. Tapos sabi ni Bir Atador, nasa talahib sila eh. Sumisigaw na yung ano, yung polis. Sumuko na kayo. Di ba kayo nagsasawa, kakatakas? Ano ka? 1 million kami dito, nakapaligid sa inyo. Yan. 1 million na yung nakapaligid sa kanila. Sabi ni Bir, meron ako naisip eh. Sabi ni Ador, ano? Para hindi tayo mahuli, para di tayo makilala, magpanggap tayong ano, zombie. Yun.
Ah, sige, magandang idea yan. Sabi ni Beer at Ador, yun. Ayan, kumusin ako niya yung putik-putik. Ayan. Tapos, yun, nagpakita na nga sila, tapos nagpanggap na sila ng zombie. Sa, oo, gumagano sila. Oo. Tapos, nagpanggap na nga sila ng zombie. Yun. At sabi nung police na may megaphone, anong kalokohan yan? Nababalo na ba kayo? Sabi niya, no, ni Beer at Ador, oh, hindi, zombie kami, zombie kami. Oh. Hindi namin naiintindihan yung sinasabi mo, zombie kami. Kaya sa kabila ng pagpapanggap nilang maging ano, zombie, ay hinuli pa rin sila ng polis. At yon, kalaboso na naman sila. At simula noon, nagkaroon na ng alamat ng zombie. Ito sa Sabat TV. Thank you po sa inyong lahat. Bashable na naman.